Pasok. Auntie, bukas na opening ng restaurant. Sama dyan. Ayoko makailam eh. Baka pagdudahan na naman ako ng daddy mo. Pero auntie, kailangan kita. Huwag na lang. Total, wala naman tiwala sa akin ang daddy mo eh. Si Michael lang naman lagi magaling sa kanya eh. Selena. Dad. Huwag mo naman sanang masamain yung paghingi ko ng tulong kay Michael. Ako, totoo naman eh. Wala ka naman talagang tiwala sa akin eh. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo. Ayoko lang pag-awayin natin yung nangyari noon. Tungkol sa pera. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala nga akong kinalaman sa paghihirap natin noon? Wala akong sinasabing may kinalaman ka. Ang sa akin, hanggat kayang iwasan, iwasan natin. Auntie, tama na. Huwag ka na magtampo. Nag-aaway po ba kayo ni Daddy? Hindi. Bakit? Hindi kayo nag-uusap eh. Pagod lang siguro, mami. Ay, may tumawag nga pala po kanina sa inyo habang wala kayo. Sino? Benjamin daw po ang pangalan niya. At ang una niyang hinanap, kayo. Tapos maya-maya, si Kuya Warren naman. Ba't ako hinahanap nun? Eh, hindi ko makilala yun. Pwede ka bang makausap? Opo, bakit ho? Tungkol kay Benjamin. Akala ko hindi siya natatandaan. Nagsinungaling ako. Kilalang-kilala ko siya. Pag kilala niyo, pwede niya ako hinahanap. Siya ang tunay mong ama. Siyang tumatawag dito. Hindi ko masabi sa'yo kasi hindi ko alam kung anong sasabihin mo. Sorry kung nagsinungaling ako. Natatakot kasi ako eh. Ano naman kung kinakatakot niyo? Kung alam kong mabalik yung tunay kong ama. Baka kasi baka maguluhan ka tungkol sa buhay mo, sa buhay natin. Wala yun, Ma. Una,
Alam ko namang buhay ang tunay kong ama eh. Pangalawa, ano kung mabalik siya? Ibig sabihin ba nun sasama ako sa kanya? Negosyo para maging maunan. Fernando, sana nga ako magtuloy-tuloy na eh. Sana nga. Dad, check mo yung mga pagkain eh. Excuse me. Oh, maraming salamat po. Nakarating kayo. Maganda po, ma'am. Thank you. Thank you po. Kain lang po kayo. Bia. Mayroon ako kung nangyata yung pagkain eh. Check ko na rin yung drinks. Check ko kung tama lang, okay? Salamat kung parito mo. Uy, padre, padre. Thank you. Anong take mo? Oh, thank you. Kain na kayo. Kain na kayo, ha? Ha? Kain na. Padre, buti nakarating ka. Sige, thank you. Padre, salamat, ha? Salamat sa pagparito nyo. Dito na kayo pupunta, ha? Opo. Lahat po ng mga pinangako ng sponsors natin dumating? Ma'am, dumating po lahat. Yung pagkain, hindi naman tayo kukulangin. Sa pagkain mo, kumawa lang. Diba dahil sa pagkain. Oo, sige. Ma'am, sandali lang po na lang. Sige. Yeah, simula natin itong negosyo na ito eh. Hindi na natin napag-usapin yung tungkol sa akin. My friend, walang tungkol sa akin. Tapos na yun. Kaya ako pumayag na makasosyo ka ulit dito sa negosyo ko. Dahil sa kagustuhan ng daddy. Kaya sabihin mo lang sa akin kung ayaw mo akong kasosyo sa negosyo na ito. Ano pa ba magagawa natin, Michael? Andiyan na. Andito na. Nasimulan na natin. Ituloy na natin. Ayokong gawin to nung magkaaway tayong dalawa. Michael, walang personal ang trabaho yan. Let's just be professional about this. Sana magtagumpay itong negosyo ng ating mga anak. Sa palagay mo, magtatagumpay. Selena, magpadagdag ka nga ng pagkain dito. Ha? At saka, drinks pa, Mare. Ha? Selena, excuse me. Waiter! Dagdagan mo yung pagkain dito. Sa saka na, Mare. Dali lang. Okay, Mare. Waiter. Ang saya-saya ng party rito eh. Pinapapangit mo yung magandang mukha mo. Pagilan mo nga ako. Nagbibisit na ako dyan ng mali ni Michael. Akala mo kung sino makatingin? Pag ako na puno talaga sasaksaking pinbata niyan. Aminin mo na hindi ka nagagalit ni Mrs. Miranda. Naiingit ka lang kay Michael dahil ay sa pera kanya sa negosyo mo to.
Huwag ka na muna magsalita. Hindi pa kami tapos. Abel, ano na naman ang naglalaro dyan sa utak mo? Siyempre. Pag lumagapak ang negosyo, lalagapak din yan si Michael. Sabi ko naman sa'yo, pagtabi mo ako, ikukwintas ko ito eh. Ay! Ay, Magda! Kamusta na po si Gabriel? Depresa-depreso siya eh. Ayun. Hindi pa nga kayang pumasada eh. Sobra naman kasi dito sa lugar natin eh. Sa dinami-dami ng pwedeng pestihin yung aswang na yan, tayo pa rito. Naku, ewan ko sa inyo. Pero ako'y talagang hindi naniniwala sa aswang-aswang na yan eh. Tao lang ang gumagawa niyan, makikita niyo. May Magda naman po. Nangyayari na po eh. Nakikita naman natin may mga patay-patay. Ayaw nyo pa rin maniwala. Maski na. Bawang. Yan ba'y para sa aswang na sinasabi mo? Tigilan nyo na nga yan. Magda? Neil, bakit? Eh, nakita po ba nyo si Roxy? Kanina, may binibili sa tindahan. Bakit? Baka pa uwi na yon? Eh, may ibabalita ko sana kami sa kanya eh. Ano yun? Tungkol sa mga aswang-aswang na kinakatakutan niya. Alam niyo kasi, Nay Magda, na ibalita kanina nung imbestigador na kausap ni Chairman Mendez na hindi daw aswang yung pumatay kay Cindy. Totoong tao daw. Paano nila nasabi yun? Eh, kasi daw po, nirape daw muna po bago pinatay. Tapos yung butas sa liig, gawa daw po yun ng ice pick. Ice pick? Opo. Oo, ice pick daw ho. Ganyan ka makatingin. Ha? Wala. Para saan yung yelo? Mainit eh. Lalagay ko sa tubig. Gusto mo? Sabi yung iba? Marami to. Hindi. Salamat. Magda, mauna na ako dahil tatanghaliin ako eh. Saan ang galing yung kalmot mo sa likod mo? Kalmot? Sa ano? Sa may tindahan nung bumibili ako ng yelo. Buti na ka makatingin. Manuel. O, ano lang naman? Gano'n nakatagal sa'yo yung ice pick na ginagamit mo kayo na sa yelo? Matagal na. Bakit? Meron ka bang kinalamang sa mga patay nangyayari dito? Ako ba pinagbibigyan ka? Hindi. Nagtatanong lang ako. Hindi eh. Pinagbibintangan mo ako. Oras na malaman ko na may kinalaman ka sa mga nangyayaring patayan dito. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka uli. Ako ba talaga hindi niyo na ako titigilan, ha? Talagang hindi kita titigilan hanggang hindi nagbabago ang pag-uugali mo. Bakit kayo ganyan? Ayaw niyo akong bigyan ng pagkakataon. Eh kung yung mga binibintang mo kaya sa akin, tutuhanin ko. At anong gagawin mo? Papatayin ko mga anak mo. Uumpisa ko kay Gia.
nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang natarama para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na nararanasan. Kumula sa puso ay thank you.